Hoy boys, okay oh. May school po. Tara, tara, pasok. Iya! Ang ginagawa mo, picture ka ng picture. Alam mo ba, Iya, na ano, delikado yung ginagawa mo? Pinopost mo sa social media yung mga picture-picture mo kung saan ka pumupunta. Baka mapahama ka, alam ng mga tao nang walang tao sa bahay nyo. O kung saan ka pumupunta. Baka mapahama ka yan, mag-ingat ka. Whatever, kuya. Alam niyo ba, dito sa eskwela na to, iba't ibang uri ng estudyante na nakikita ko. Oh, ayan, ayan. Yung lalaki niyan, tinatawag yan na guitarist boy. Araw-araw ba naman daladala ang gitara niya? Para na nga silang magkasing katawan eh. Naman isa, kain ang kain lang. Simula hanggang matapos ang klase, tago. Well, di naman halata sa body niya, di ba? Ito, isa pa to, si Boy Antuki naman. Laging puyat yung kulang na lang. Dalhin ang unan at gumot niya. And here we are, the Miss Espasol of the class. For sure, puro makeup kits lang naman ang pagmayan. At ito naman, yung mag best friend. Si Mayaman sa papel at si Tagahingi. Pakinggan niya sila. Kasi, may papel ka? Pahingin naman no, may quiz kasi tayo mamaya. Ano daw? Crosswise or lengthwise? Crosswise daw. Oops, may quiz pala. At dahil mababait ang mga classmates ko, itong isa ay bukuntang. Bad boy ng aming classroom. Yes, Mr. Thomas. Same na po. Okay, class. Let's call it a day. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Please. Ma'am, maibibigay lang po ako. Babagay siya po ng pasugo po namin. Oh, thank you. Thank you po, ma'am. Bye-bye po. Guys, announcement po. May meeting po tayo mamaya. Pag-uusapan natin ang class project this year. Mamaya din kayo magsipunta. Hindi ako si Jambo dito. Tapos magpapagbago ko yung ano na pag-usapan. Alam mo, Casey, yung bago natin sa klase, dalawang beses na nagbibigay ng magazine kay ma'am. Ano ba kasi yung magazine na yun? Religious magazine yun ang reliyong pinaaniba niya. Pero alam ko naman din na nililipat ang reliyong si ma'am kasi di ba itong katoliko pamilya nun? May kapatid ngayon na pare, ano ba? Sayang nga, ang gawa pa naman. Tumigil nga kayo. Mabuti pa, samahan na lang ako sa kantin.
Ba't di nga ba sa atin makakasama si Casey ngayon? Nasa library siya. Kailangan ni Dota po sa mga plating na yung mapasok na makakasama. Hi. Pwede ba kung makasya na ako? Manap ka na lang ng iba. Di mo ba nakikita? Wala nang bakante rito. Itong mga batang ito, hindi ko na nga pinakialaman ang gusto nila. Hindi man lang makapagligpit ng pinagkalat nila rito. Pasok pa tayo. Ano ba, kuya? Wala kaming pasok kasi may pupuntan daw si Ma mamaya panghapon. Kailangan din pala umanib sa iglesia para maligtas. Pwede ko po ba kayong aniyan sa mga Bible study namin? Bye! Ay! Yolo! Ma, may alis lang po kung magpuntahan po sana kami sa mga kaibigan ko. Himala! Nagpapaalam na si Kuya! Ikaw lang naman ang hindi. Ma, tingnan mo. Si Kuya parati na lang umaalis ng bahay. Parati na ko formal attire. Parang ang daming party yung pinupuntahan. Kumigil ka nga, May. Hindi mo ba siya napansin ng kuya mo na malaki na ang pagbabago niya? Palagi siyang naglilinis ng kanyang kwarto. Naguhugas siya ng pinagkainan natin. Samantalang ito, parang bata pa rin. Thank you.
Hi. Hi. Parang parati na lang tayo nagkakasalubong. Siguro dahil sa ako ng destiny mo. Ay ma, andiyan ka na po pala. Mga kaibigan ko nga po pala si Christian, si Edward, si Jade, si CJ po, si Claire at si Betty. Magandang araw naman sa inyo. Oo naman, Paolo. Baka naman nililigawan mo na yan si Betty. Ay, hindi po ma. Nagkatunayan nga po. Kaklase po pala siya ni May. Mabuti naman kung ganun. Kasi mga bata pa kayo, may panahon para dyan. Betty, paliwanag mo nga kay Mama kung bakit hindi mangyayari na sa isip. Huwag po kayong mag-alala, Tita. Sa relihiyon po kasi namin, kapag nasa edad 17 pababa ka pa lang po, hindi po muna kami pwede magpaligaw o manligaw po. Tinatawag po kasi sa amin yun na bini po or kapisanang bini. Ginaguide po kami ng namamahala po sa amin na dapat po nakafocus po muna kami sa aming pag-aaral. Sa pagtulong po sa aming mga magulang sa mga gawaing bahay, pakikipag-aisa po sa mga gawain sa iglesia, at lalong higit po sa lahat yung mga ginagawa po namin pagsamba. Kung 18 ka naman po, pero hindi ka pa po mentally, psychologically, at financially stable, ay ina-advise pa rin po na huwag po muna kami manligaw o magpaligaw. Kasi po, para po kasi sa amin yung pakikipag-relasyon po ay paghahanda na po sa pag-aasa. Paolo, huwag mong sabihin na tuwing nagpapaalam ka, sa iglesia ka nagpupunta. Kabilin-bilinan ng papa mo na hindi tayo mag-iglesia ni Kristo. Ma, wala namang pong masama sa pag-alip ko sa iglesia. Nagkatunayan nga po, mas naging mabuting tao po ako, di ba? Buti naman kung ganun, hindi kita hadlangan dyan sa ginagawa mo. Basta ika nang bahala magpaliwanag sa papa mo pagbalik niya dito sa Pinas. May, sabay na tayo. Hindi porkat magkaibigay ni Miguel, pwede na rin tayo magkaibigan. January 5, 2014, sinugod ang lolo sa ospital sa di malamang sakit. February 14, 2015, inatake naman ang lolo. April 1, 2017, nawala ang pinagdadalang tao ni Mama dahil sa sobrang stress. December 24, 2019, sinugod ulit sa ospital ang lolo. Halos isang linggong hindi umuwi si Mama. Di man lang niya kami naalalang bigyan ng allowance. Buti na lang andyan si Aling Jackie. Siya ang tumulong at nagdala ng pagkain namin ni Kuya. Kilala niyo ba si May? Yung grade 9?
madali ko na maging girlfriend yun. Galing mo, pre. Nakakarami ka na. Mga bata pa. Ano pa ginawa mo? Eh, panaitim kasi si May. Kaya alam ko saan siya pumupunta. Kaya pumupunta din ako doon. Tapos pag nakita kami, at hinihitaan ko ng pamatay ng ngiti. Kaya ganon. Kung isang araw nga, kinausap ko at sinabihan kong destiny kami, hinilig agad. Kaya gayahin niyo ko mga tol, ganon ang tunay na lalaki. Hindi naman ba siya ng pagiging tunay na lalaki? Pag marami kang girlfriend, ang tunay na lalaki maginoo, responsable, at siyempre, marespeto. Alam mo, sa buhay, kahit magseryoso ka, sa huli, ikaw pa rin naman ang talo. Kaya matuto ka na maglaro. Sinagsasiwalaan kita! Akala mo, wait ka! Tama na! Jay, ano ba? Salamat ka. Bibigyan mo si Betty. May, ano ba nangyari? Si Jay, pinaglaro na ko ni Jay. Akala ko pa naman totoo lahat ng pinapakita niya sa akin. Buti na lang dito Chris Lassa. Ba't sila nagsialis ang pagdating mo? Kasi nanligo kasi sa akin yung dati. Hindi ko naman pinansin. Pero bakit naman? Gwapo naman si Jay. Mabait. Dati. Active din kasi ako sa CBI. Kaya napapaalalahanan at nagagabayan kami. Ano ba yung CBI? Yun. Christian Brotherhood International yun. Parang yung mga organization din natin sa school, pero ang pinagkaiba nga lang, mga estudyanteng INC ang mga member. Parang fraternity o sorority? Hindi, no. Yung CBI, tinatag yan para mapaalalahan at magabayan kami mga estudyanteng INC. Meron din kaming sinasagawang pagpapanata o sama-samang panalangin. Yun ay para humingi kami ng tulong sa ating panalangin. Hindi naging madali. Tinuro mo pa rin ang kaibigan. Okay lang yun. Ay, tsaka nga pala. Ito pala, oh. Yung diary mo. Iiwan mo kasi. Nabasa mo? Oo. Pero kanti lang naman. Sorry, ha? Kasosya ka na. Kaya lang naman ako kasi dahil di ako napapunta sa bata. Oo. Lahat ng mga pangalala. Para sa isang anak. Parating na lang silang busy. Si mama busy sa trabaho. Si papa naman, asap. Tapos napakaroon pa si mama kaya mas lalo silang nawala ng oras para sa akin. Parang wala na kayo para sa kanila. May, alam mo, nakikita mo to? Kahit anong gawin mo dito, kahit mahulog pa to sa putikan, isang daan pa rin to. Ganun din tayo, May. Kahit anong magawa nating pagkakamali, kahit anong pagsubok ang dumating sa atin, hindi mawawala ni mababawasan ang halaga natin. Bilang kaibigan, anak o magulang, at lalong higit sa lahat, meron naman tayong Diyos na lagi nandiyan para sa atin. Meron tayong Diyos na masasandalan. Lumapit ka lang sa Kanya, May. At iyak, pag siya ang nasa puso mo, hindi mo mararamdaman ang mag-isip. Salamat, Kaya. Sana nakilala na kita niyo. Pa, kumusta? Na-receive na ba yung padala ko? Opo, natanggap namin. Salamat.
Si Paolo, nagsisimba na sa iglesia. Tawagin mo nga si Paolo. Paolo, kausapin ka ng papa mo. Kausapin ka ng papa mo. O ano yung sinasabi ng mama mo na nagsisimba ka na raw sa iglesia? Pa, hindi po yun simba pa. Samba po yun. Kahit ano pang tawag nun, ganun pa rin yun. Di ba kabilin-bilinan ko na huwag kayong lilipat ng reliyon? Di ba sabi ko na mamamatay tayong Katoliko? Tsaka para parehas lang naman ang reliyon. Basta gumagawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Kahit ano pang reliyon mo, ang Iglesia ni Kristo lang naman ang nagsasabing sila lang ang maliligtas, mga sakim talaga. Naman, kaya nga po wala po kaming sawang nagkaakay sa mga Iglesia ni Kristo po. Kasi po hindi po selfish ang mga Iglesia ni Kristo. Gusto rin po nilang maligtas ang mga tao. Tayo lang po kasi ang ayaw umunawa. Saka isa pa po, wala pong mawawala sa akin pa nag-Iglesia ni Kristo po ako. Mas lalo nga po ako naging mabuting tao mula nung nagsimula po ako maturuan ng aral nila. Saka mali ka rin po sa sinabi mong lahat ng relihiyon ay pare-pareho. Tapos lahat po ay maliligtas. Kasi hindi po. Tama po ang mga Iglesia ni Kristo na sila lang po ang maliligtas. Kasi yung po ang nakasulat sa Biblia. Kung ang hangad nyo po ay mapabuti at maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom, subukan nyo rin pong magsuri pa. Ibalik muna kay mama mo ang cellphone. Hoy, Ka Estela. Iglesia rin pala kayo. Opo, dito po kami kinasal ng Ka Jackie. Ano pong ginawa ni Ka Jackie at napasagot ka niya? Matinding pagpapanata po, di ba po? Effective talaga ang panata, no? Pagpapanata na rin ako. Tara, uwi na tayo. Sige. Di matatawaran
sa'yo.